Hey guys. So ayun nga guys, meron akong napanood ng mga vlogs na may kinalaman sa bagong policies para sa YouTube monetization. So para to sa mga nagbabalak na magpapamonetize sa YouTube, yung mga umaangat na sa YouTube world, diba? Mga vloggers natin. So congratulations po sa inyo. So I don't know kung gaano siya katotoo. Kasi I myself, pagkatapos kong panood yung mga vlogs na yun, I research immediately. So, para patanong din yung ano ko, yung curiosity kung gaano siya katotoo. Ito ay kinalaman sa YouTube monetization policies. So may requirements, bagong requirements sila para ma-monetize ka. So you need daw, sa old na requirements, yung ngayon, kailangan mong ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So pwede ka nang sumali dun sa YouTube monetization. Pero ngayon, yung balita na nakapag-sudden talaga, hindi lang sa akin ha, kundi sa iba pa mga small YouTube bloggers, ayun, yung bago daw is 10,000 subscribers instead of 1,000. Kailangan makakuha mo ng 10,000 subscribers and 5,000 watch hours. Ang hirap na nga guys makuha yung 1,000 subscribers, 10,000 pa ba? So ayun. Pero hindi ko naman sinasabi na naniniwala agad ako sa mga vlogs na yon na nagsasabi na ganito, ganyan. So, nag-research ako. So, ito yung na-research ko. Ayan. So, tinan nyo lang sa screen. Okay, so, yung ibang mga vlogs doon, pinalo ko yung links nila sa Facebook. At siya doon, explain niya yung, o pinakita niya yung screenshot niya, yung vlogger na yun, pinakita niya yung screenshot niya sa na-research niya about YouTube monetization. Ayun, so para sa, on my personal note, ayun, feeling ko pwede siya maging totoo. Pero hindi lang siya siguro official, ayun. Kasi sa dinami-dami ng YouTube vloggers ngayon, madali na lang sila makakuha ng 1,000 subscribers. So siguro nagli-limit din sila or kailangan nilang taasan yung standard nila. So, yun, dami kasi yung nag-a-apply na ngayon, ng, 'di ba? Marami na naka-reach ng 1,000 subscribers in less than 2 to 3 months. 'Yun. Ang iba, madali lang makakuha ng 1,000 subscribers. So, for me hindi siya malayong mangyari, pero ang sa akin lang, kung sakaling merong YouTube na official statement about that, so I would be happy. There is still hope for, you know, having that passion by just doing it happily, 'di ba? Nag-enjoy ka. So yun. So para yun sa para to sa mga small YouTubers like me. So sana nga no magkaroon ng official statement nito, at sa ngayon hintayin muna natin yung statement nila. So ayun nga guys, so kayo rin mag-research din kayo kung ano sa tingin niyo ang totoo, 'di ba? So sa ngayon hindi pa ako naniniwala, pero posible po siya. Yun lang. So, thank you for watching.